Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again and again, Smael. And today's video guys, gagawa tayo ng reaction video dito sa video ni Ma'am Mema Alicia guys. And I know isa niya dun sa channel niya, lagi kong pinapanood yung channel niya guys. And sabi ko, bakit hindi natin gawa ng reaction video itong isang video na about OFW guys. Kasi syempre bilang OFW, titingnan din natin kung ano ba itong vlog na to ni Mami Maalicia na about sa OFW guys. So anyway, sana hindi siya magalit na gagawa mo ng reaction itong video niya guys. And yeah, huwag na natin patagalin guys, and without further ado, let's jump into this video. Sana hindi siya magalit. Hello guys, it's me again, si Mima Alicia nyo. So ngayon guys, gusto ko sanang ibalita yung about sa ano ABS-CBN na sinisiraan na naman nila si Bongbong Marcos, tapos si ano si Tony, tapos si Katunying, kasi nga ano soft lang daw yung mga tanong nila kay Bongbong Marcos, and yung mga journalist daw keme. Ha, so yun. Pero naisip ko bagong taon, dapat yung new vlog ko is about sa good news. So, bali mamaya na lang yun, oo. Dahil gusto ko yung una kong video, good news, oo. Kasi ang pangit naman ho, nang mag-vlog ako, tapos bagong taon, ang bungad sa akin ng bagong taon ay puro ano, bad news. So, dapat good news tayo para patuloy lang, diba? So, ito nga guys. Bongbong Marcos loves creation of Department of OFW Concerns. Diba? Baka bongbong yan, diba? Baka BBM yan, diba? Wow. So, guys, alam nyo, pinirmahan na kasi ni Duterte yung bill na to. So, basahin natin, ha? Sa Internet, Manila, Philippines, President Rodrigo Duterte on Thursday signed into law Republic Act 11641 or an act creating the Department of Migrant Workers. Diba? Malaking tulong po to sa ating mga OFW. Super laki po. Ganyan po kamahal tayo ni Tatay D. Yes. Tatay D naman, please. Pwede pa ka-stop na yung ano, yung hate-hate na yan. Na ano, weak leader, spoiled brat. Hindi maganda, Tatay. Nasasaktan kami. So, by the way, this drew praise from Partido Federal ng Pilipinas presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr., who commended the passage of the bill that will focus on the processing concerns of overseas Filipino workers or OFW. Kasi guys, ang magpapatuloy nito ng ano na to, ng law na to, ng project na to, ang magpapatuloy nito ay yung susunod na presidente, which is sino ba yung susunod nating presidente? Diba, si Bongbong Marcos for sure. Guys, tanim nyo sa bato, pag hindi manalo si Bongbong Marcos, promise guys, I swear to God, hindi na ako mag-aaral. Hindi ako mag-aaral pag hindi manalo si BBM. Hindi na ako mag-aaral. Ano na lang ako? Asama na lang ako, day? Oo. Nay, ano kasi, wala din patutunguhan ng ano ko, ang pag-aaral ko kung sakaling hindi manalo si Bongbong Marcos, kasi wala din yung future natin, sira-sira din. Nakapagtapos ka, tapos hindi ka din naman makakahanap ng trabaho dito sa sarili natin bansa. Kasi kailangan mo bang pumunta sa ano, ibang bansa, doon ka magtatrabaho sa mga banyaga. Dapat ang manalo dito si Ferdinand Bongbong Marcos, yung kaya niyang reopen ang foreign investor para madaming businesses dito and madaming create jobs. And kapag madaming jobs dito sa Pilipinas, madaming taxes, which is yung madaming taxes na yun, pwede nang mapagpagawa ng hospital, roads, bridges, school, diba? Ang daming magagawa ng ating taxes kapag madaming trabaho ang mapuproduce dito sa ating bansa. So, by the way guys, ang magpapatuloy kasi nito ay si Ferdinand Bongbong Marcos. Salute to you, BBM. Ako po si Mima Alicia, solid loyalista, taga-supporters, taga-hanga, lahat-lahat nandito. Dito po ako sa site ng katotohanan. And kayo guys, sa mga kabataang nanonood dyan, me too. Peace lang naman.
natin, mga kabataan, yes. Please. Kasi ang iba talaga ayaw sa politics, walang hilig sa politics. Please guys, makialam kayo sa usaping politika dahil future po ito ng bansa natin. Hindi, wag niyo sabihin na, kung sino manalo, siya na yung pinili ni Sambayan ng Pilipinas. No, yes. Hindi ganun yon. Kailangan natin ng suporta nyo. Alam nyo ba guys kung bakit? Kasi guys, future natin to kapag maling presidente ang nailuklok, promise. Wala, ano na, yung bansa natin. Ang pangit tingnan. Oo, na hindi nagkakasundo, ba? Diba? Ang pangit. Kaya dapat makalam tayo sa usaping politiko. The Department of Migrant Workers Act calls for the creation of new government body that will protect rights of OFW worldwide. It's it is among President Duterte priority bills that he certified urgent in March of this year. Marcos commended both houses of Congress for aiding the president and taking care of OFWs abroad and their families back home. So, guys, papaliwanag ko lang to guys. Magdagdag tayo ng kaunting kalaman. Kilala niyo si Jennifer Dalquez? Muntik nang ibitay. Oo. OFW na ni-rape ng kanyang amo. And, syempre, ano niya na sa sarili niya. Pinagtanggol niya lang sarili niya. Muntik nang ibitay. Pero hindi natuloy sa kapanahunan pa to ni Ninoy, pero swerte lang ni ano ni Jennifer Dalquez dahil ang umupong presidente ay si PRRD at naabutan niya. O di ba? Sinabi niya, hindi naman sa tinakot pero ganun talaga kalakas si PRRD. Binalik niya ang respeto sa bansa natin. Sinabi niya ba naman doon ano? Sige. Kapag ano, kapag hindi mo yan ano, hindi niyo yung pinakawalan, kapag pinatay niyo yung ano ko, yung kababayan ko, lahat magpapa-total deployment ban ako diyan sa lugar niyo. Talaga, sinabi ni PRRD. Tapos ang naging hatol na lang ay ano, 3 years na pagkakakulong, pero sa sobrang takot ng bansang yun, ang nangyari, pinauwi na lang nila ng Pinas. O, diba? Ganun kamahal ni PRRD ang ating ano, mga Pilipino, ang ating mga nagtatrabaho sa mga banyaga. Hindi pwedeng lait-laitin nyo lang ang bansa ko, ganito si PRRD. Hindi pwede na tinatapak-tapakan nyo, ibalik nyo yung respeto. Sinasabi niya yun, pinapakita niya na talaga na alam naman natin guys na nilalait ng bansa natin dahil poorest of the poor talaga yung Pilipinas. Tapos baba na ratings, yung kapanahunan ng mga dilawan. Pero guys, kung mapapansin nyo, hindi na nga talaga tayo nire-respeto eh. Mismo yung tinatapunan na tayo ng basura ng ano, ng taga-ibang bansa, yung sa Canada. Tinapunan na tayo, pero nangyari, pinabalik ni PRRD. Sabi niya, prepare for your grand reception. O, diba? Kakaiba talaga yung ating Pangulo. So, ngayon naman sa OFW, sobrang pagmamahal ni PRRD sa ating OFW. Kaya yun, madaming taong ang nagmamahal sa kanya. So, sinabi din dito guys ha, na kay BBM, sabi niya, Marcos commended both houses of Congress for aiding the president and taking care of OFWs abroad and their families back home. So, meaning, suportado, hindi kayo magsisisi dito kay BBM sa pagpili nyo, oo. Kasi tama naman, kasi siya yung magmamana nito eh. Siya yung mag-implement ng batas na to, ng pinagawa ni PRRD na law. Siya yung magpapatuloy nito. Hindi ko sinasabi na ano na si BBM na talagang totally na panalo. Pero para sa akin, para sa puso ng mga loyalists at sambayan ng Pilipino sa 53% na ano na ratings niya, siya na talaga ang totoong panalo. Nakikita na namin, nabivision na namin na siya na talaga ang panalo. And ipagpapatuloy niya yung ganitong proyekto na nasimula ni PRRD. Alam niyo ba guys kung isa sa dahilan kung bakit gusto kong iboto si BBM? Dahil yung mga proyekto ni ano ni PRRD, supportado niya. Kagaya ng build, war on drugs, ipagpapatuloy niya. Lahat ng nasimula ni PRRD na makakatulong sa ating bansa, ipagpapatuloy ni BBM. So yun po yung kagandahan dito guys. After 4 decades of overseas employment, our modern-day heroes will now have their own home in the bureaucracy, said Marcos. So, ano, proceed. Marcos added that the new law bring renewed hope and issues hounding OFWs will now be addressed appropriately. He added that newly from the department will serve as the president's love letter to OFWs and their
families. This new department serve as President Duterte's institutional love letter to OFWs around the world and their families here at home, said Marcos. So guys, di ba madami tayong mga OFW na nagtatrabaho doon sa ibang bansa. Ang iba, hindi talaga pinalad sa kanilang ama. Sabihin na lang natin na pinapaswelduan sila. Pero yung pagtrato sa kanila hindi maganda. Ang iba, hindi na lang umiimik. Kaya syempre, tiis na lang para sa kanilang pamilya dahil gusto nila na makamit, na magkaroon ng magandang buhay ang kanilang anak, makapag-aral, makapagtapos, diba? At tinitiis nila yung bawat hirap, yung pagod, yung puyat, diba? At nakakalungkot kasi yung ating OFW dati sa kapanahunan ng mga Abnoy, oo, hirap, oo. Grabe, as in walang malasakit yung mga dilawan sa ating OFW. Pero yung sa panahon na ni Duterte, binigyan niya ng pagmamahal ang kapwa natin Pilipino na nagtatrabaho sa Banyaga, na kahit malayo sila dito sa Pilipinas, ay protektado sila ni BRRD. Walang sino man ang pwedeng manakit sa ating mga taga-OFW, mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ganon ang prinsipyo ni PRRD. Walang pwede man ang pwedeng manakit sa kababayan ko. Ipagtatanggol ko kayo hanggang kamatayan. Ganyan ang prinsipyo ni PRRD. Mahal na mahal niya ang sambayan ng Pilipino. Kahit nga, yung mga krimen, pagpatay sa ating mga OFW, nababalitaan nyo naman siguro yun, guys, na iba nilalagay sa ref, chinachap-chap, ang iba naman pinapatay, hindi pinapakain, iba pumayat, diba? Nakita ni PRRD yun, grabe, lugmok talaga yung OFW, grabe, hindi nire-respeto, ginawang aso. Pero yung si PRRD na naupo talaga mismo, pinakita niya ang lakas niya sa mga Banyaga na hindi pwedeng apihin ang aking mga kababayan. So guys, maganda dito guys ha, dahil si BBM, suportado niya to ang batas na. Sabi niya, this new department serve as President Duterte's institutional love letter to OFW around the world and their families here at home. Diba? Magandang balita to guys. Diba? Magandang balita to sa pagpasok ng bagong taon para sa ating mga kababayang nandoon sa ibang bansa. Mayroon ng department na mag-handle sa kanila. Mayroon na, hindi na sila mapapabayaan. Ganyan tayo kamahal ni PRRD at ni BBM. Kaya guys, vote wisely. Hindi kayo magkakamali ang mga OFW na iboto si Bongbong Marcos. Kasi kung si Sara nga na pagkatiwalaan si BBM, di ba? Na anak mismo ni PRRD. Alam niya si Sara, hindi kasi siya yung tipo ng tao na nagpapagapos. Hindi siya yung tipo ng tao na dinidiktahan. Kasi meron siyang sariling layunin. Ang pangit guys, na kapag ang presidente natin dinidiktahan lang. Kasi ang tawag dyan, puppet. Oo, magiging puppet siya. Kasi pag dinidiktahan yung isang presidente o isang namumuno ng mga kapwa niya lang dito, mga naglilingkod, ang mangyayari dyan, hindi niya maririnig ang boses ng sambayan ng Pilipino. Hindi niya maririnig ang boses ng ating mga Pilipino na yung kahirapan, hindi niya maririnig yun kasi dinidiktahan siya. Wala siyang sariling desisyon. Kaya dapat napili natin presidente yung marunong mamuno. Kayang i-handle ang kapulisan, ang commander-in-chief. Dapat yes, marunong siya. Commander-in-chief siya. Kasi si Pinoy, yung Abnoy, oo, pinabayaan niya yung sa 44. Tingnan mo, nandoon lang sa galeria, kutsi-kutsi. Oh, samantalang si BBM, kahit wala sa pwesto, nandoon nakisimpat siya. Diba? Ganyan dapat yung mindset na ating presidente sa dalumhati, sa kasiyahan, sa unos, sa bagyo, sa ulan, sa kaligayahan, sa pagmamahalan. Nandoon, lahat nandoon. Yan ang dapat na iboto natin. May malasakit para sa kapwa. Yes.
Kaya guys, hindi ako nagkamali na mag-vlog at ipromote ng ipromote si Bongbong Marcos at tirahin ng tirahin ang mga nang aapi kay BBM. Kasi ako, hindi pwede sa akin na ginaganon ang aking future na presidente. Mahal ko ang bansang ito dahil kabataan ako, bata ako na may future na concern sa future ko. Bata ako na gusto kong ma-achieve yung future na gusto ko. Although nasa pagsisikap din yun ng tao. Pero kasama po dito ang gobyerno. Kung ang gobyerno natin, may future nga ako, may trabaho nga ako, eh sabi natin nakapagtapos ako, pero yung patrabaho dito sa ating bansa ay kulang, di ba? O saan yung future na sinasabi ko? Dapat makaalam tayo sa usaping politika. Kaya sa mga kabataan dyan, please lang, please, nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag nyo pong i-discourage, ano lang yung, ano, yung politics, kasi mahalaga po ito. So tuloy po tayo. The new law will turn the existing Philippine Overseas Employment Administration into the Department of Migrant Workers. Its task will now be to oversee all policies aimed to protecting the welfare of OFWs. Guys, magandang balita na to guys para sa ano mga OFW saan mang sulok ng mundo. Oh, may ano na, mayroon ng ano magpoprotekta din sa inyo. Meron ng ano batas na ito na para po talaga ito sa inyo. Babalikan natin sinabi ni BBM, 'di ba? Sabi niya, after 4 decades of overseas employment, our modern day heroes will now have their own home in the bureaucracy, 'di ba? Ganda talaga ng ano ni BBM, ng ano niya, ng vision niya sa ating bansa. Hindi kayo guys magsisisi. So yun guys, yung ano natin good news ngayon. So may good news, syempre may bad news din ha. Yung bad news natin ngayon, sinisira na naman si BBM ng ano, ng mga ano, yung katol. Oo. Deserve lang naman talaga nila na hindi mabigyan pa ng isa para sa akin. Diyos ko. Grabe talaga.